Nambada ako ng tilapay. Diyan sila lahat. Tapos kadaming aso. Ano mo yun? Daming ibon. Klaseng ibon. Lalakay. Ganyan. Enough for here. We're going out. Itong maingay. Patayin tayo dyan. Yan. Alright. Patayin tayo. Katagat mo yan. May ibong dula. Patayin tayo sa kabila. Patayin din to. Malinis ah. Malinis, Alex. Oh. Di ba, ang dami sa ano yan, bukid. Yung kinakain natin. Yung puti ang ulo. Ah, may ano siya dyan. May teritoryo. Yung English niya, kaya ano, galit na galit dun. Ikaw kukunin yan. Ikaw ang kukunin ko. Kainin kita. Kita yan. Yung mga ducks na yan. Galing ano. Tapos yung palaging yung ina-imagine ko. Sa gitna. Doon ako na magbabahay. Alright. Let's go. Daming tao. Kita yan. Uli tayo nung ano, sabi nila maraming bulaklak, talagang pulong baw bulaklak dito, kaya lang ganyan nga po. Ganyan yan yung gusto kong pautayo ng bahay ganito. Tapos sa gitna ay sa gilid lagyan mo ng mga buhaya, tapos mag-imbita ka ng mag-inuman, magdamagan, yung uwi bahala siya. Ano kaya? Imagination lang po. Ito yung park, oh, green na green na. Noong panahon ng taginit, natuyo lahat yan. Noong panahon ng winter, putik yan. Ngayon, oh. Ito na lang. Paradise. Yan yung simbahan na malaki. Taas. Right. Yun namang isa. Ano, iwan ko kung anong ginagawa nun. Nagdi-detect. Nagdi-detect ba yan? Oo, nagdi-detect ng ano. Nakakuha siya ng mga earrings, mga coins yun. Meron siyang detector, oh. Tapos habang nagdi-detect, may aso siya. Madaming aso. Sobra. Dito po kami ano, pag tuwing summer. Kasi po yung moisture ng tubig, maganda sa katawan. Maraming ibon, oh. Malinis, oh. Nilinisan nila. Hey, Alex! Kaya ito lang po ang maganda dito sa abroad. Lahat po ng abroad. Huwag lang sa ano. Pero itong bansa na ito, ganito lang po. Sightseeing. Nakakakita kayong mga antiques na building. Mga Spanish colonies kasi sila yung mga ano eh, conqueror sa mundo eh, mga British. Ayan, andun pa yung mga old heritage nila. Hindi pinasok ng gira to, pinasok man kaunti lang. Sa atin, pinasok ng gira, sinira lahat yung mga heritage natin, old heritage natin sa Kamaynilan, sa probinsya, binasag lahat ng mga Amerikano at Apon.
Pero bago naging biso ng Amerika, ang kasunduan, magbayad sila yung mga sinira nila, binumba nilang mga ano natin, mga napinsala sa Pilipinas. Hanggang ngayon, di pa nabayaran. Kaya yun, you know, pati mga aso at saka mga kalabaw, dapat babayaran nila mga yun sa World War II, yung act ng war, kung meron man, sabi ni President Marcos. Kaya yan, pilit nilang kinidnap si President Ferdinand Marcos Sr. dahil nga doon. Kaya wala na tayong ano. Kaya kung hindi lang na bumba ang Pilipinas, baka isa tayo sa mga pinakamagandang ano, mga old heritage natin. Tourist spot sana ang Pilipinas. Ano? Hindi tayo sana naghihirap na ano, mag-abroad, domestic helpers. Noong 1960s, Vietnamese, Thailand, Indonesians, Indians, mapunta sa atin. Sila ang katulong natin. Ayun, wala na. Biglang nawala yung mga progress natin. Anyway, that's life, politics. Kaya dito na lang tayo magmuni-muni kasama si Alex. Dahil nandito po kami sa paradise. Wag lang yung klaseng buhay ha, yung kwan lang po, surrounding. Ang ganda. Ang ganda po. I am very lucky. Nagagandahan na ako dito sa amin, pero mas maganda po sa mga countryside pa. Pasyal tayo. May pera. Yan. Ganda. Alright. Kwentong muni-muni lang po. So pag may bulaklak na ganyan, may namatay po. Ano ko mata at yung istorya. Dati po kasi bawal ang papay. Pararam, param. Pararam, param. May anak na isa. Anong klaseng yan? May isa siyang anak oh. Isa. Anong klaseng pato yan? Mga native. Anong klaseng native mga yan? Alright. Ito po yung kabawuan ng ano oh, sa may harapan nila. Okay. Isa ring ibon. Mga kalapati. Kalapating ligaw po sa taas. Ayan. Ayan. Pasahan na. Alright. See? Ano yun? Allow to feed them. Oh my day. You're not allowed to feed them. Pakairin mo kung gusto mo. Thank you.
Pauwi na tayo. Lalo na po sa malamig. Ayan. Sayang yung mga bulaklak, mga kabayan. Hindi ko na ipakita sa inyo. Ito, nasa gitna, bulaklak po lahat yan. Kita nyo, nagiging dahon na sila. Dito dito ako nagsisado naman sa hindi pa pandemic. Dito ako, nakakaapat ang ano, tatlo or apat na ibon. Mana to? Doon tayo nagsimula kanina. Tapos pumasok tayo doon sa Mandaron. Tapos umigot tayo. Alam po yung simbahan. So layo-layo na rin na tayo. Tapos doon sa may baba doon, huwag nakikita nyo puting anino doon. Tapos pumunta po doon sa may baba. Doon po na nag-standby. Doon po yung bahay na maganda. Ayan. Kita nyo. Hey Alex. Send me Alex. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Umakanta si Alex eh. Ah, wow, 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 wow. Ayan. Alright. May natong nila lang na to. Ay, malakas ko na kuma. Alright. Kadaming aso doon. Yan. Ayan yung mga ano natin. Kanina yung nakapula. Kaibigan ni Alex. Alright. Okay. Tayo.
May pakikat lang ang kundo. Makatapos rin. Balik. Every day. Ay, ilan. Okay. Oh, you're right? Yeah, fine, thank you. Is it your someone or you look after them? Look after. Oh, right, okay. Ever since, yeah, ever since my wife, since 3 years old. Oh, right, okay. Ano? No, it's my boss. We are staying in Kera. Oh, right, okay, you're Kera. Yeah. Long time you're doing well. We live in Kera. I know, got nearly 15, 20 years. Yeah, this boy is 24 right now. Yeah, I know. Okay. Oh, yeah? Okay, see ya. Okay. Tatanggalin natin yung mga mga ganito, kasi pag tinanggal mong ganyan, dadami pa bulaklak nila. Dami ng matay na maninira yung mga ganyan po. Tanggalin. Tanggalin yan. Okay, magkinig muna tayo sa kanta ni Robin. Para naman tayong bubuyog. Ayan. Bubuyog ba yun o dangaw? Bubuyog pala.
Sinisira nila ang beauty ng ngayong garden. Mga piste. Saka yung mga uod na wala. Kumakita. Yan. Wala si Robin. Yan po. Yung sira-sira na rin. Right. Tanggal muna tayo ng ano. Ang ganda nito. Buti na lang nagpa-flower ako ng ganyan. Inuubos kasi ng ano eh. Squirrel. Ganda oh. Right. Sama ko. Lasa susi. Eh mo ba? Ano ba yan? Ganito po. Sabi nung mga ano, tanggalin mo yung old flowers. Para po siya, ano. Kasi saka lang sa pagpasok ng spring, mamulaklak to. To. Mamulaklak po ito. To, mga to. Kaya pag tinanggal mo tong mga old niya, gusto mo, magparami, kasi may buto siya dito. Parang, para siyang ano, sibuyas. Na, sa taas siya, ano. Ito, ito. Yan. Yan, magiging buto po yan. Pero ang ginagawa namin sa pag-aralan namin dito na tanggalin mo para nadami yung parang sibuyas niya sila sa loob. At tinatanggal ko na lang pag ganito yung amod ako na ano. Nakita niya yung mga ano, magbubuyog, lalabasan na, lalaki. Lalabasan na ang mga bubuyog, saka yung malalaking inutil na gamba. Ika gaya sa atin, paita. Ha? 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 Lebe? Nangkan? Ha? Hampay ka lulot. Ka-boboiled ko lang yung ano. Ay, sprout. I'll do it later on. Alaman dito sa Yoki. Kasi po, meron sila yung animal na kumakain ng mga ano, pisti. Yung gabi na malabas sila yung matawag doon. Yung may tusok-tusok sa likod. Pero namamatay sila. Dahil nga po yung mga
produkto ng tao na nakakalasong. Ay, makakain nila yung lasong namamatay. Kids hub, kasi tawag pala. Kids home. Tanggalan po natin. At gagamitin natin yung ang ganda, dito ako nagaganda sa bulaklak na to. Ito. Parang bulaklak ng sibuyas. Kaibigan. Ito. Meron na sa atin siguro yan. Pag nagpa-landscape ako sa ano. Right? Okay, kaya po natin itong munting lab din. Ayan, pag-recycling bukas. Recycling po bukas, kaya okay, kaya po na tayo. Bawasan po natin yung tubig na yan kasi papasok sa ano, sa mga ilaw, pero sunog na rin yung mga ilaw. Ang galing ko kayo yan yung sang-sang yan, namumuro na ito eh. Galing ko na dapat ganito ang pruning mo sa kalamansi. Yan mo kay kabady. Ayan. Ayan. Maganda na kita. Kasi maganda po itong pang pruning. Yan. Ayan. Oh. Ang tulis. Oh. Tama, makabili ka ng ganito. Kakalamansi. Kasi sa totoo lang. Kabady. May kalamansi ako noon, mga konti lang naman, mga 300 ganun. Noong uso-uso pa ano.
Eh, ngayon, ang nakikita kong mali ninyo, kaya madaming damo yung kalamansi mo. Mga abono. Kasi binabato nyo lang yung abono eh. No, kasi nung councilman ako, nag-seminar kami ng ano, about calamansi. Tama nga yung sinasabi ni Katrops. Kaya lang, ano, dapat malinis yung kapaligiran niya eh. Kasi yung ugat, may kalaban siya. Kung kalaban silang, lagyan mo lang ng konting halaman sa ano, tabi niya, hindi yung sobra. Kasi may kalaban siya sa ano, ugat. Tapos yung pag-aabon ninyo, yung binabato nyo, old tradition yun. Tensya na ha, pag ano, pag nakinig kayo, okay lang po. Pag hindi, okay lang po. Eh, yun ang arkos. Hindi ako nakikialam po, kasi siyempre kabady rin ako. Kaya advice lang po. Tapos yung paglagay ng abono, dapat tinutusok mga 5 inches kalayo yung puno niya. Tapos itusok mo pa ganun, yung masobrahan yung ugat niya. Mas malalim kesa sa ugat yung pantusok mo. Tapos doon mo ilalagay yung abono. Then takpan mo ng lupa. Yan. Hindi ka magagastusan ng abono. Number one yan. Tapos makakatipid ka. Kasi pag ganun yung mga ginagawa nyo, hindi naman yung pinagano, damo ang kakain doon. Di ba, kabady? Right? Advice pang kapatid lang po. Advice kabadis lang po. Pero okay lang po kung yan ang alam niyo. Ganun din ako. Pero advice lang po, sinishare ko lang yung seminar ko. Alright?